Hi Fire Signs! Welcome back po dito sa yung 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemscape Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa'yo for today. Spirit Guide. Mensahe po natin kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Change and progress. And meron tayo ditong cleansing body and spirit. Okay, so yung iba sa inyo, may progress, may pagbabago na nagaganap sa inyong buhay. And some of you, kailangan nyo mag-relax. Kasi, yes, marami pa kayong kakaharapin. Fire signs, cleansing body and spirit, so kailangan nyo mag-relax. Siguro ngayong araw yan, di ba? Sunday naman ngayon. So, try to relax and huwag nyo mo nang isipin yung mga problema nyo or yung mga trabaho nyo na naiwan nung Friday. Okay? So, it's time na mag-relax kayo today. Talagang ibigay nyo yung araw na to para sa inyong sarili. Tingnan natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, na-type po natin kay Fire Signs. Adjustments are required. Okay, so may pagbabago na mangyayari dito. At, yes, kailangan mong mag-adjust. Could be your time, your patience, diba? Tignan pa natin. Pagdating sa iyong career, spirit guide, pagdating po sa career, pagdating sa career ni Fire Signs, ano po yung mensahe natin? Spirit guide. Pagdating sa career ni Fire Signs. The Emperor. Okay, so yung iba sa inyo, ang pinaka nagpapaka-stress lang naman sa inyo ngayon, ang nagbibigay sa inyo ng stress is your trabaho. Hindi ko alam kung may kakompetensya ka dito. Knight of Cups. Queen of Rods. Hindi ko alam kung may ginagawa kayong project kasi di ba may change and progress dito. So, meron yata kayong ginagawang project ng mga kasamahan mo. At parang nakikita mo dito is ikaw yung laging nag-a-adjust. Okay? Nag-a-adjust ka sa ugali nila. Alam mo yun. Pero actually, hindi lang naman ikaw. Lahat naman kayo nag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. So, siguro kailangan nyo pang mas kilalanin yung isa't isa kung sino man itong mga kasamahan mo sa trabaho na madalas mo talaga silang nakakasama or nakaka-team up. Pagdating sa isang project or pagdating sa mga projects. Totoo. Very confident ka naman talaga. Pagdating sa iyong mga trabaho. Alam mo yun? Alam mo na okay yung ginagawa mo. So, dalawang babae kasi to. Hindi ko alam kung may nakakaaway ka ba dyan sa trabaho mo or may hindi ka nakakasundo na isang babae. Actually, yung isa dito is, hindi ko alam kung dalawang babae yun ha. Isa dito is close mo. Yung isa naman dito ay medyo mas mataas yung position sa'yo. Meron din naman ditong lalaki na para bang inuutos-utusan naman kayo. Kahit na halos same lang naman kayo ng position ng taong to. So, tignan pa natin. More on sa ang nakikita ko ditong energy is sa mga kasama mo. Kaya may adjustments are required dito. Kailangan mo talaga mag-adjust sa mga ugali nila para makatagal ka dyan sa trabaho. Okay lang yun, makipaglaro ka na lang. You know, go with the flow. Spirit guide. Enjoy nyo lang yung mga nangyayari sa life nyo. Be grateful kasi meron kayong trabaho. Tingnan natin. Kasi
Kasi 'di ba yung iba wala niyan, tapos yan yung hinihiling nila magkaroon ng trabaho. The moon, pagdating sa iyong kaperahan. Ano pa po, spirit guide, ang mensahe natin for fire signs. Mayroon tayo ditong 10 of pentacles, the world, and king of pentacles. Okay. So may secrets na lalabas dito pagdating sa iyong kaperahan. For some of you, di ko alam kung may binabayaran kayo. Oo. And ito, may matatapos dito na cycle. So, yun nga, baka may binabayaran kayo. Hindi ko alam kung bahay to or lupa yung binabayaran nyo. But, malapit na siyang matapos. Siguro this April, tapos na yan. Or, in 4 months time. Matatapos na itong babayaran nyo. At makakapag-focus na talaga kayo dito sa pag-iipon nyo. Oo. Kailangan nyo lang balansehin ano ba yung needs and wants nyo. Okay, may progress, may pagbabago din talaga na mangyayari pagdating sa iyong kaperahan. Yes, we have 10 of Pentacles and meron tayo ditong King of Pentacles. Diba, napakaganda niyan. So, manage your money. Huwag puro gastos, huwag puro palabas. Kung kinakailangan magtipid, magtipid po. Fire signs. So, ito medyo nagiging a bit emotional kapag dating sa iyong kaperahan. Ayan o. Parang yung iba sa inyo, hindi kayo sigurado sa mga kilos nyo or sa mga gastos nyo. Or siguro kayo yung tipo ng tao, fire signs, na gusto nyo magtipid, pero hindi nyo magawa. Or sabihin natin na kasi hindi mo kayang tipirin yung sarili mo, kaya mo tipirin eh. Yung mga tao sa paligid mo, baka yun yung hindi mo kayang tipirin. Kaya yung iba po sa inyo, medyo nahihirapan kayong balansehin or i-manage yung inyong pera. Pero dapat talaga nagtatabi po kayo para sa inyong sarili. Para, di ba? Oo, pag nagkaroon ng emergency, may dudukutin po kayo. Adjustments are required, di ba? Ikaw yung mag-adjust. O yun nga, ikaw talaga mag-a-adjust. This is your life, di ba? Yes. Kasi ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo, fire signs, di ba? Okay. Kung hindi maganda yung nangyayari, adjust mo yung mood mo. Diba? Ikaw na yung mag-adjust. Kasi kapag hindi ka natutong mag-adjust, mas lalo kang mahihirapan. Tignan natin pagdating sa love life. Spirit guide, pagdating po sa love life ni Fire Signs. Ano po yung mensahe natin? Single in a relationship or married? So, isang reading na lang to. Take nyo na lang kung saan kayo mag-resonate. Hindi ko alam kung anong message yung makukuha natin for your love life. Spirit guide. Yung iba sa inyo, parang lagi kayo yung tinatanong pala pagdating sa trabaho. Parang may pinapa-approve lagi sa inyo, ganyan. Para sa mga fire signs, girl talk. The golden mirror. Coffee cup. Okay, for some of you, ang nakikita ko dito, fire signs, is siguro naman problema nga kayo sa inyong love life. For some of you naman, happily single naman kayo. Pero meron dito siguro, kahit single ka, meron kang nagugustuhan. Or still, for some of you, hindi pa rin kayo nakaka-move on from your ex. Alam mo yung tipong pag nagkakausap kayo ng kaibigan mo, parang laging story mo na lang yung kinikwento mo, ganyan. Oo, yung iba sa inyo. Tapos, yung iba naman po sa inyo is ito. Could be your person is a narcissist. Or ito na, nagiging one-sided relationship na siya. One-sided love na siya. So, parang hindi mo na nararamdaman yung love niya. Parang unti-unti nang lumalayo sa'yo yung taong to. Alam mo yung kailangan nyo. Kailangan nyo mag-usap. Kailangan nyo pag-usapan ano ba yung problema nyo. Diba? Adjustments are required. Maybe binigay mo na lahat ng adjustments na pwede mong ibigay dito sa relationship na to. Kausapin mo naman yung person mo. Diba? Ano ba yung adjustments na pwede niyang ibigay? Kasi tignan mo, may change and progress dito. Could be, pag nakapag-usap kayo ng person mo,
alam mo yun, maliliwanagan siya. Ay, ito na pala yung nararamdaman ng asawa ko, ng boyfriend ko, ng girlfriend ko. Diba? So, maging open kayo sa isa't isa. Diba? Gawin mo siyang kaibigan. Hindi lang as karelasyon, hindi lang as asawa. Dapat magkaibigan din kayo nung taong mahal mo. For some of you, meron ditong may tinatago. Mm-mm. Parang, oh, dahil feeling mo may tinatago yung person mo, ikaw tong stock ng stock sa kanyang mga social media account. For some of you, pag nabitawan yung cellphone, tinatry niyong open, kaya lang may password. So, hindi, wala kayong magawa. Diba? So, yan mo, magiging okay kayo nitong person mo. Basta, maging open lang kayo sa isa't isa. Mm-mm. Para malaman nyo kung ano bang problema mo, ano bang problema niya, ano ba yung problema ng relationship nyo, okay? So, yan lang po. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!